Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay tuturuan kayo kung paano mag-splice ng soft rope na soaker max. Ito. Ito yung sukat nito ay ano, mga 12 mil size. Ito po ay malakas to. Mga kaya nito ang kaya nitong buhatin ang ilahin ang mga portants. Oh, imagine. So, i-splice ko to sa inyo. Papakita ko kung paano mag-splice. Yung simple sa kayong mahirap na magkaiba na style ng pag-splice ng Supermax. Yan. Na ano, soproof. Ito, matiba ito. Kaya po sana mag-enjoy kayo sa panunod ng aking tutorial splicing wire rope. Ito po, Supermax. Ano ha? Yan, Supermax na lang. O kaya, kalimutan ko yung tunong pangalan niya, pero yun. Ayan, ano ko na lang, i-search ko na lang ulit. Ito. I-splice ko na. I-start ko na ngayon. Ito po yung size. Maliit lang. Ganito, mga yung supply para sa bitan. Kaya lalagyan nyo ng shackle o ano. Yan. Ito yung simple. Turo ko sa inyo ngayon. Tools sa pag-splice pinagamit ito. Stainless, medyo may kamahalan pero okay lang. At least, ang importante, maturuan ko kayo. Yan. Ito yan. Ito po yan. Yan. Straight na ganyan. So, ang eye. Ito. So, magbubutas tayo na. Ito. Ayan, dahil may sick, pwedeng na itong gawin niya. Ito yung simple muna na splice. Pero super tibay na to, hindi na matatanggal to. Ganito lang ang laki, mga sabi natin mga 100 ang laki ng butas, yung mga 100 yan. Tapos ito tusok-tusok natin ito pa little big ganyan. So ito kasi ang stand nito ay 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ilagay nyo sa half, patulad nung dito, half lang. Ano nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Ayan siya. So nakalak na. Ayan. Tanya, yan. Tapos ito, ang gagawin natin to, iti-tempered natin to. Yung parang patulis din para hindi siya mahalay tingnan, hindi mahalay. Yan. Parang patulis din. Tuloy natin ngayon yan. Nang hanap tayo ng patungan. Ito, pwede yung rubber. Puputuloy natin ito ngayon. Ito. Puputuloy natin. Ito. 1, 2, 3, 4. Apat lang. Okay na. Okay, lima.
Matulis na yan. Maganda na tingnan yan. Ito yan. Ito yung simple lang na splicing. Pero matibay na siya. Kahit testingin mo siya. Itong pangalan nito. Nasa dulo na ng aking ano. Pero itong rope na to ay mahal to kaysa mga wire rope. Na baka yung wire rope mismo. Mahal to. Mas mahal lang ang lagayan to. Kasi to flexible sa ginagamit din sa mga winch. Sa mga electric winch. Yan. Lagyan natin yan. Ano, patulis na yan. Ayan. Pwede yung lagyan ng tape. Pero dahil may splicer tayo, hindi na. Kailangan. Ayan, susok-sok natin yan dito. Itatago ko natin yung dulo. Ayan, ayaw. Masabit. Apat na klase ito. Limang klase. Lima ng iba-ibang sukat. Maka lang bumangga. Bumabangga lang siya. Kalanggit ng gitna siya. Tapos ito, susot natin. Ito mas madalas nito, lilalagyan ko talaga ng tape ito. Pwede na yan. Ganyan. Papasok mo doon sa sanduro. Kita nyo na? Pasok pa. Hinay natin. Tanggalin natin. Ayan. Bago mo ano, tatanggalin nyo yung tape yung sa dulo nito. Tatanggalin nyo ulit. Ayan. Medyo madali. Ito yung pinaka-easy. Pero yung isang tuturo ko sa inyo, medyo mahirap. Ayan. Shoutout nga pala sa mga kasama ko sa trabaho dati sa ICTSI. Yan, sa ICTSI, sa Pier, sa Tondo. Yan, malapit doon sa Parola. Yan, dulo ng Parola doon. Sa Kajin Diesel. Yan, yung mga dating company ko. Na, ano, Pure Foods. Associated War, AWCP. Yung mga pinagtrabaho sa Pilipinas. Home in Philippines. Shoutout po sa inyong lahat. Tsaka sa, ano pa ba yung tinabawa ko? Oh, Dual Packaging. Yan yung mga karton naman yon. Ang dami. Saka, ano pa ba? Jin Diesel nga. Yung pinakalas ko ay ang, ano, yung Pole Safe. Yung ano, yung mga, ang mayari ng mga Koreano. Yan, plastic. Ayan, oh, ito na po yun, oh. Ayan. Ito na yung aking wire. Hindi mo na wala na yung dulo. Ngayon, ipupus mo siya. Ayan, ganyan. Push. Ayan. Tingnan nyo, look at that. So, napaka-easy. Kaya sana nagustuhan nyo yung aking yan,
aking mga splicing tutorial. Ayan. See? Super done pala to. Ayan. Yung wire up na to. Super. Kaya super. Kasi very strong siya. Ayan. Malakas siyang pambuhat. Matibay. Yung mga sa ano, matibay. Ayan. At shout out nga pala sa mga yung mga teacher ko dati sa mga school na pinag-aralan ko yung ano, first sa Lipason, doon sa Pilar, Sorsogon, Lipason, doon ako nag-aral ng grade 2, ng grade 1, grade 2, grade 2, lumipat kami sa Manila, dinala kami doon kami sa Terrell, sa Kaintarisal, doon ako nag-aral sa Marik. Tapos yung nagpasaway na yung tatay ko, binalik kami ng Bicol ulit. Grade 2, nag-aral din ako sa Santa Cruz, doon sa Sorsogon. Nang grade 2, kasama ko yung aking tiya na teacher, saka TUN, na si Manuel Bergonia, at saka si Nana Gaya. Saka si, yun, nag-aral ako doon sa San Rafael. Ano? Hindi, Santa Cruz nga. Ayan. Tapos balik ako sa Kalungay. Yan, doon ako nag-aral ng mga elementary. Doon ako nagtuloy na ng aral ng high school, nakakatapos ng elementary school. Tapos nung nag-high school naman ako, sa Lunsol, sa DNCHS. Yan, shout out po sa inyo mga classmate dyan sa Lunsol. Sa DNCHS, Bus 1989. Thank you po sa inyong mga suporta. At nakita ko kanina, pinanood nyo, nung sumala ako dun sa ano, sinare ko yung aking video, dun sa Bus 89. Yan, nandun ako. Pasensya na kayo, siningit ko yung aking vlog dun. Ito po yung splicing ko. Ayan o. Tapos nag-aral din ako sa nung nag-aral ako ng vocational course doon po sa IETI sa Intac ulit nung pumunta na ako ng Maynila. Hindi ko natapos. Electronics computer. Hindi ko natapos. Tapos naman, nagtinda ako doon sa Junction. Yan, sa Intac. As a vendor, doon ko na-meet yun sila Alan. Si Alan Aquino, Alan Buentes, kasi shoutout muna sa tatlo si ano, kasi si Volter Octavo, yung nasa na Canada na ngayon. May ano rin siya, may YouTube channel din siya. Bolt, the Bolt. Yeah. Panoorin niyo po yon. At yon si Joseph Simignano. Yan, tatlo yan. Pumunta yung doon sa akin habang nagtitinda ako ng dyaryo. Ayan, ang galing ano, mga istorya ko, no? Tapos ngayon, nung hindi nag-aaral na ako sa Samson, yung automotive, diesel mechanic, yun talaga na naging stepping stone ko para makapunta, hindi ko alam na makapunta pala ako dito sa Australia. Yun, yung mechanic ko. Ayan, pakita ko sa inyo. So beautiful, oh. Patuloy siya. Diba? Ngayon, gagawin natin yung mahirap na splice. Hindi, actually, hindi ko pa kaalong kabisado yan, pero ito try ko. Nakagawa na ako ng maraming beses na, pero minsan mahirap talaga sa sundan. Kaya yan po. Sige, umpisaan ko na. Ito rin yun, ipapasok mo ng 6 din. 1, 2, 3, 6. So ipapasok ko rin to. Ayan. Ganun din yung kalaki. Ayan, naiiwain ko siya ng... Iiwalay-walay ko siya. Titapean ko lang siya. Maliit lang siguro. Ayan. Ayan. Ayan ang isa. Ngayon, kakalasin ko to. Ayan. Kita sa... Ayan, no? Tinanggal ko siya. Kaya kakalasin mo talaga to. Ito yung mahirap. Ayan. Ayan. Yan, pinagsama-sama ko yung dalawa. Yan, pinag-tapean ko. Para nakaayos siya. Yan, ganyan itsura niya na. Tapos isusok-sok ko na siya ngayon. Ayan. Dalawa.
under 1 over 2 yang tiap tahun ni lah. Sana nga perfect tu magawa ko. Ya, hapus dalam ulit. Ayan, kita nga. So nasa dulo na yung dalawa. Yan, makita sa inyo yan. Dala-dalawa. Ayan. Ayan na naging, ayan na nag-enjoy kayo. Ayan. Shout out nga pala kailang dyan sa Mata Kalunggay. Ayan. Sa kay Kapobre, ano? The Tropa Ang Lakad. Yeah. Kay Jojo Albasan. Yeah, thank you. Nakausap ko siya noong nakaraang araw, noong Sunday. Kasi nandito si Dan, yung sa mga Tropang Lakad. Saka yung kanyang vlog na anak, tatay, vlogger, yan. Shout out po sa kanilang lahat. Nandito siya kahagabi, nagkikipintuhan. Thank you. Shout out sa mga taga sa aking mga kumpare dyan sa pier, right? At sa mga taga Balinton, sila by Ili, Juju. Yan, maraming marat na mga kaibigan. Ramir ng Cebu. Yan, shout out po sa inyo lahat dyan sa Cebu. Sa aking kamag-anak ni Mrs. dyan sa Harolete. Si Auntie Pinay, si Nanay Dada, saka si Auntie Ping. Shout out po sa inyo lahat. And thank Salagan. Siya. Tapos ito, iiwan natin yung tatlo, cutting na. Yan. Ayan na. Ayan na siya. Ayan. Ngayon, puputulin natin siya. Puputulin natin siya. Ayan. Shout out po sa inyo mga nag-subscribe sa akin channel. Sa Luis Ward TV Now. Ayan, TV. Ayan, thank you po. Ito po yung handog ko sa inyo para matuto kayo ng dalawang klaseng splicing. Ayan. Ito po yung una. Ito yung pangalawa. Ito i-cut ko pa itong mga tail. Yan, mga sobra. Yan yan po yun. Yan siya. Tapos ito, binabalutan ito ng heat string para makover. Ganyan po kakat ko siya ngayon. Nakikita nyo. Yan, abangan nyo po. Yan.
Ngayon po, may maibibigay sa akin ng Chef Plaque Dixon. At bibigyan niya daw ako ng pating para lutuin kong kinunot. Ayan, abangan niyo rin yun. Ngayon, balik na lang sa cooking. Kasi hindi ko alam kung... Ayan, parating siya mamaya. Ayaw ko lang kung ano. Saka ito, bibigay ko rin sa kanya to. Ito, na in-slice ko. Sana magamit niya kung ano man yung gamitan niya nito. Ibibigay ko lang sa kanya to. Kay Dixon. Yung taga-Pilar din po siya, taga-Dangkalan. Ano? Mas taga-Pilar siya. Pilar Sorsogon din po siya. Dito, siya. Dito lang kami nagkita. Ang trabaho niya dito ay yung mga gumagawa ng swimming pool. Yan, sila yung mga nag-fiberglass na mga, you know, yung swimming pool. Yan, sila yung mga nag-build nun. Si Dixon. Kalimutan ko yung apelido. Mas taga-Pilar siya. Makikita niyo yun namaya pag gano'n. Dadali niya sa akin yung huli niya pati yung kanya. Kasi may boots eh. May hilig sa mga gano'n. Fishing. Sana nga isama niya ako. Parang ano, makapag-vlog tayo. Hindi ko pa alam kung isasama. Yan. Hopefully. Yeah. Isama ako ni Dixon sa pagkanyang pag-fishing. So yan po. Kinakat ko. Yung mga tail niya. Yan. Oh. Ito na yan. Oh. Yan po yung slice niyan. Yan. Hindi siya mag-anong pretty, pero pagka ito natisting muna, nabatak na. Ang ganda nito. Kasi hindi, ito yung ano, yung pag i-splice. Pero yung iba ito, binabalutan to ng heat string. Yung plastic, pag ininit mo, iikom siya, yan. Makinis siya. Ito wala, wala akong, mayroon akong heat gun dyan. Kaso, wala naman akong heat, yung parang rubber, na plastic, na pag ininit mo, so magsisil siya, yan. Yung ganun yung ginagawa nito, pero, ayan, okay na rin, oo na, sling na siya, pwede na siya mapangbuhat, ayan, kita mo. So, ayan, thank you for watching po, sa lahat ng mga subscribe at nag-share sa aking YouTube channel na Kaloy's World TV. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakakilala sa akin. Thank you sa inyong support. Ah. Thank you. Ayan po, nag-enjoy po kayo sa aking mga tutorial. Sana, ayan, ito, nasa gilid lang ako ng bahay. Ito yung bahay ko. Ayan o, ayan. Nasa likod ako. Sa hindi nakakaalam, nandito po ako sa Australia, sa Western Australia, sa Perth. Mag-11 years na ako dito. Kaya lang, nung Carlos, bakit di ka nag-English? Ay, ako po, patay na tayo pag nag-English ako. Uwi, ana. Kaya yan, Diyos maraming nabanggi sa inyong gabos at Diyos maraming naga, maayong buntag at maayong gabi sa mga Bisaya, Bicol, Diyos mamalo sa inyong gabos. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel at dito po tayo nagtatapos sa ating sling na Supermax. So yan, yan po, matibay pa to sa wire rope. Kung kasing size niya ng wire rope, alam mo, ito po, ito ay 14 male. So, i-compare mo dun sa 14 mil ng wire rope na with ano steel core, mas matibay pa to. Breaking nito. Ito, kaya buhatin ito mga 2 tons o 3 tons. May git pa. Kasi 2 tons, pagka tinesting namin yon times 2, so magiging 4 tons siya. Yeah, kaya yan yan. So, thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel and share. And don't forget to push the notification bell to para kayo laging updated sa aking channel na lahat ng mga videos. Thank you very much, Manny Frank. Thank you. Shout out. Frank Lobrigo. Masaya ako nung tinumbs up mo. Salamat. Salamat ay Abby, Manilia. Thank you po, mas taga Pilar. Yan. Kalungay, Pilar Sorsogon. Si Mario, kapitan namin dyan sa Kalungay. Shout out po sa inyo. Si Mario Almin. Ayan, sa mga taga Cavite. Thank you po sa silang sa may Buklod Bayan. Yan po. Alam ko nag-share kayo at nag-nood kayo sa akin. Salamat. Salamat sa inyo. Sa mga friends ko na kinukulit ko. Ayan. Pasensya na kayo. Nag-ahapit lang. Para maka 1,000 subscriber tayo. Yan. Nasa 100 pa lang ako. Mayigit. Thank you.